Magandang Hello umaga, po. Naimbag na bigat, maimbuntag, Tony, Carmina, at sa lahat po ng kasama, nakikinig ka pa. Salamat, Sen. Oh, so kahapon nakikwento ng aming Senate reporter, si Sherry Ann Torres, na meron na nga daw pong ipinasang resolusyon si Senator or Senate President Migs Viri para buuin itong Senate Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds. No, ibig sabihin po nito, magtatrabaho lang kayo kapag ginagamit na yung pondo for next year. Meron kaming committee na tatanggap ng mga reports. Kasi kung wala namang report na sinasabit sa amin, wala kaming madadaanan ng mga dokumento. So, kailangan siguro ayusin din namin yung special provisions or general provisions na tungkol sa paggamit ng intelligence and confidential funds. Ilagay namin doon to submit periodic. Kami na magsabi doon kung quarterly ba o monthly ang gusto namin, reports sa paggamit ng funds and accomplishments sa paggamit ng funds. Kasi ngayon... Pero gaya nung sinabi ko kahapon, although agree ako dyan sa pagtatag ng special committee na yan, ang gusto ko pa rin palisiya na aming iporsu, bawas-bawasan as much as possible. Kung hindi naman talaga ma-justify yung pagbigay ng confidential fund at intelligence fund, huwag nang ibigay sa isang ahensya kasi ang nature nito lump sum. Yes. Sabi ko nga kanina Senator para bagang nagpapasok kayo ng multo sa bahay ninyo tapos matatakot kayo, di dapat hindi na lang pinapasok. As much as possible. Pero yun na nga, meron kasing, for example, meron tayong ahensya ng gobyerno na military, law enforcement, tapos masasabi mong ang trabaho nila ay konektado sa seguridad ng ating bansa or so-called national security. Pwede nating ma-justify sa sarili natin na kailangan nila ng intelligent fund. So, gawing stricto na talaga na sa kanila lang. Tapos, meron dyan mga civilian naman na ahensya ng gobyerno na masasabi mo ring may law enforcement silang ginagawa na kailangan nila ng surveillance para magampanan nila yung kanilang law enforcement na mandato. So, posible rin, baka ma-justify din natin na itong mga to bigyan ng confidential fund. Kasi yan yung difference ng dalawa, no? Yung intelligence pang uniformed service, confidential sa civilian agencies. Pero ang commonality nila, kailangan nilang may law enforcement function sila. Kaya nga, si civilian kailangan ng surveillance. So, yun yung. Pero, wag na natin ngang palawakin pa. Kasi, kung papalawakin mo yan, lahat mas gusto na ng civilian, ng confidential fund. Kasi, mas madaling i-liquidate Ang ano dito, Senator Coco, is... Andiyan eh, di ba? Kapag napasa talaga to at yun naman ang expectation, yung bang naglelay ng president for the next budgets, for the next fiscal year, so parang mas marami kayong babantayan, di ba? Baka ganun na kasi ito na ang magiging basehan mula ngayon, Senator. Ano ang concern nyo tungkol dito? Kaya nga yung ang ating panawagan nga yung mga hindi pa yung civilian agency na hindi naman tumatanggap pa ng confidential fund, hindi naman sila sanay bigyan sila ng confidential fund, sana hindi na nila maiisip yun na umpisahan ko nga sa term ko. Ganyan. So wag sana nga ganun kasi pag naumpisa na hirap na hintuin yan yun, kaya ngayon pakiusap natin, meron tayong nakitang tatlong ahensya na sa 2020, civilian agencies na sa 2023, bibigyan ng confidential fund na wala naman sila sa 2022, kahit sa 2021, wala naman sila.
So wag na nilang ang panawagan, ang pakiusap natin sa kanila, like yung Office of the Vice President at Department of Education, wag nang umpisahan. Kasi pag maumpisahan na yan, tuloy-tuloy na yan. Senator Coco, ano ang ine-expect ninyo na magiging posisyon ngayon ni Senate President Juan Miguel Zubiri at ni Senator Sunny Angaraga, yung suportado nila ang magkaroon ng ganitong klaseng pondo itong mga civilian agencies na ito? Pagdating sa Senate Select, paano kaya magbabago? How divergent will their views be? At talaga bang inaasahan ninyo na kasama nyo sila sa pagsusuri talaga kung paano to ginastos? Gayong ngayon pa lamang, suportado naman nila itong mga ganitong klaseng pondo sa mga civilian agency, Senator. Oh, kasi iba naman yun. Iba naman din yung iba naman ang mandato ng committee na Oversight Committee on Confidential and Intelligence Fund. Ang trabaho talaga nun, tinatag yun para nga tignan yung mga reports na isasabit. So, kailangan gawin din namin. So tignan namin. Iba naman debate ito kung whether to actually grant o hindi. Bigyan ba sa budget law o hindi. So parang COA din yan eh. Pag binigyan mo ng confidential and intelligence funds, dapat may konting yung special rules nila sa auditing rules nila. Pero pag wala naman yung ahensya, wala rin silang ino-audit na confidential and intelligence funds. So two steps po ito. Kaya nga second step na lang yung oversight committee, although parating nandyan din yung COA, automatic na rin yun na titingin din dapat. Pero first step sana, ulitin ko lang yung manifestation ko kahapon, yung first step sana is we discourage the practice. Yung mga hindi naman binibigyan ng confidential fund, wag lang humingi. And then ang Congress, wag lang bigyan ng bago para hindi dumadami yung ahensya na nabibigyan. Tapos yung over the years binibigyan, nasanay na tayo bigyan, i-review natin yung kanilang justification. O ngayon kung entitled pa ito sa confidential fund, given the definition, na ang definition is civilian agency, may surveillance activity dahil sa kanyang mandato, sa kanyang opisina. Yun eh. Tapos kunyari kahit justified, titignan natin yung halaga kasi pati yung halaga pataas na pataas eh. So, ang panawagan natin doon sa mga justified, kunyari PDEA. PDEA, para sa akin, justified yung PDEA eh. It's a civilian agency, may law enforcement na kailangan bago siya maka-rate ng Shabu Laboratory sa loob ng exclusive subdivision, nag-surveillance siya. So, amount na ngayon ang titignan natin doon, na reasonable dapat yung amount. Pero ano ang nakikita niyong sistema sa loob ng Senate Select Committee na ito? Sabi niyo kanina magkaroon dapat ng periodic review. Oo. So, yes. Yeah. Senator, nandito pa. We can hear you. Senator, meron pa. Senator. Hindi ata tayo marinig ni Senator bigla. Tawagan natin ulit. Oo. Kasi maiging mapag-usapan yan, partner, eh. Itong periodic review, hindi ba? Yes. Suwing either quarterly daw, di ba? Ang ina-expect nila na magsubmit ng report, no? Mm-mm. Actually, yun din sana nga ang gusto kong i-follow up, partner. Kasi kung makakapagsubmit nga itong periodic report at bubusisiin itong Senate Oversight Committee, ang pagtinig kaya dito sa isyung ito, yung paggamit ng mga intelligence and confidential funds, ay maaaring ibunyag sa publiko kung paano nga nagamit, or kailangan yung hearing nila ay in executive session at hindi malalaman ng publiko kasi nga intelligence and confidential eh. Baka mamaya baka sabihin ng mga departamento o kagawaran kaya nga ginawa confidential, hindi dapat malaman ng publiko. Ganun ba yon? Ito na nga, ito. Tanungin natin, nasa linya po ng ating telepono muli si Senator Coco. Senator Coco, welcome back. Samba ko na putol, Carmina, kanina. Ito. May tatanong si partner. Oo. Itong periodic review, no? Ang tanong din ni partner Tony, Senator Coco, kapag sinuri nyo na ito dito sa Senate Select, ito ba'y pwedeng isiwalat sa publiko para malaman din ng taong bayan kung tama nga ang paggastos nitong mga pondong ito?
Papag-usapan na ng committee yan. Majority rule din dyan sa ano ba yung rules namin. Pero ang purpose kasi niyan is kailangan punahin kung mayroong maling paggamit or kunyari mali, klarong-klaro mali ang paggamit. Hindi sangayon sa isang circular governing the use of confidential and intelligence fund or yung reporting ano lang, hindi naman seryoso, bara-bara lang, masyadong general, kailangan punahin namin. Ngayon, ang tanong kung i-announce, magpe-press release ba kami sa mga napuna namin? So, yan po, that's another question na ipapasa muna natin sa committee. Pero, the committee must function. Yun ang function niya na meron tagadaan sa report at pupuna kung may pagkakamaling nakikita. Pero Senator, di po ba through an executive session, pwede na nilang isawalat sa inyo ngayon pa lamang ano, kung saan nila planong gastusin itong mga pondong ito? Theoretically, pero wala namang nagpapatawag na executive session Kayo po, hindi nyo pwedeng patawag? O tapos wala, na eh? Mabilis nga masyado ang budget process para sa akin. Kulang ng mga isa o dalawang araw yun. Eh, yun na nga eh. So, maghintay na tayo, ganun. Ano? Ano yung Carmina? Ganun na nga lang, maghihintay na lang tayo. Nang may mapo na. Kaya nga, these are the sabi ko nga, second line of defense. The first line of defense nga natin is we discourage yung mga bagong bibigyan ng confidential fund, huwag nang umpisahan. Kasi mahirap na talagang intuin yan every year na yan. Tapos yung halaga na yan, pataas pa ng pataas. Kaya nga, wag na natin ni-encourage yan. That's our first line of defense. Itong mga oversight committee, additional defenses na lang po yan, parang in the name of transparency. Pero mas mabuti na may oversight committee kaysa sa wala. Di ba? So, yeah, sabuti na po yun na meron. Tama. Nako, partner, medyo naubusan na tayo ng oras, no? Pero siguro para sa akin, huling katanungan, but not necessarily related, Senator, dito sa paksa natin, kahapon, napaulat nga po na meron pong niretrieve yung Philippine Navy, no? Na lumulutang-lutang daw na tila bahagi daw ng isang Chinese rocket at nung dadali na daw ito sa isla na pagmimayari o paghahawak po ng Philippines, yung Tito Island, biglang in-intercept daw ito ng Chinese Coast Guard at inagaw sa kanila yung kanila pong niretrieve na fragment nitong Chinese rocket. Sa inyong palagay, hindi ho ba dapat pumalag yung Philippine Navy sa halip na hinayaan na agawin sa kanila yung kinuha nilang fragment na yun ng rocket? The mere fact nga na nagkaagawan, ang mental picture ko dyan is talaga pumapalag. Hindi naman niya sinorender dahil hiningi nung isa, akin na yan, binigay niya, hindi. Nagagawan nga sila. So, natalo lang tayo doon sa tug of war over that piece of metal, no? So, since disputed waters yun, so, itong incidenteng ganito, dahil sa point of view natin, yung waters na yun, sa atin na yun, tsaka nasa loob yata yun ng territorial sea ng island, ng feature na kiniklaim natin. So, and then alam naman natin na may disputes kaya talagang mayroong banggaan dyan o may friction dyan. So, isang insidente naman ito, na-justified na naman po yung diplomatic process. Pero, kaya dapat alam natin yung limits ng ating pwedeng gawin. Ang mental picture ko, image ko kasi, Tony, hindi naman inayaan lang na nung dinimand na amin na yan, binigay. Nagagawan nga . Siguro, tinutuo yun . Tinutuo, siguro pinutol pa yung linya . Meron naman kasing space between the metal fragment and the Navy boat. And I'm sure, ang mental picture ko, mas malaki, I'm sure, yung Chinese Coast Guard ship kaysa sa ship natin. So, ganun po yung nangyayari. Pero it was, hindi naman po, hindi sa pumalag. Pumalag nga, pero sa tug of war, nakuha pa rin nila yung yung ano man, anong whatever yung floating metal doon. So, kasi nga parang ano pa?
Well, para kasing katatapos pa lang na makipag-usap ni Presidente Marcos Jr. kay Xi Jinping. So parang sa halip na mas ipakita no ng kabilang bansa na mas ano sila, yung sincero ba no, na mapakita na hindi dapat tayo nag-aaway, eh parang mas nagiging aggressive pa lalo yung mga Chinese na nandiyan sa ating karagatan. At parang kabaligtaran ito nung ginagawa nga o sinasabi ng Chinese president na gusto niya makipagkaibigan sa Pilipinas. Kaya nga importante diyan yung code of conduct eh, na tikada ng pinag-uusapan. So yun na nga, una sa lahat, na nag-uusap ang dalawang presidente pero it doesn't mean yung dispute na tapos. So to show sincerity siguro on the part of China and the Philippines, agree tayo ng code of conduct. Pero hindi na rin ako masyadong excited dyan kasi dekada na rin, na-dribble din kasi yan. So, ganun po. I mean, reality lang po yan. Ano? Kasi although nag-uusap, the dispute is not solved. So there is still a dispute. And then, siguro gamitan na lang natin ng ano yan, ito na yung intel, no? Gamitan ng intel yan. Kasi ano ba yung bagay na yun at bakit mukhang napaka-importante sa China? At inotow na natin, nasa control na ng Philippine Navy at nag-tag of war pa para kukunin nila. Ano kaya yun? So, pag-aralan na lang po natin kung ano yun. Panghuli na lang tanong, Senator Coco, tungkol dito sa Enhanced Defense Cooperation Agreement at yung plano nga na magtayo pa ng ibang mga pasilidad ang mga Amerikano dito sa ating bansa. Meron ho ba kayong concern kapag natuloy na po ito at ang pagpasok ng ibang mga supplies ng Amerika dito po sa ating bansa? Ay, malaki po ang aking concern dyan kasi magiging de facto base tayo kung ganyan eh. Ang alam ko kasi is dapat ang ating ano o ang ating military alliance with the United States para to prepare our military para ating in shape sila, expose sila sa latest military doctrine, meron silang practical exercises, kita rin nila latest military hardware, mga ganun. So yan sana hindi yung gagawin tayo na parang de facto US base. Tapos gagamitin pa tayo dun sa dispute nila sa China over Taiwan. Tandaan natin na malalim na issue yan because sa China, province nila ang Taiwan. So ang Republika ng Pilipinas, wala naman tayong claim sa Taiwan eh. So bakit kung gustong guluhin ng US ang China over Taiwan, bakit kasama ang Pilipinas diyan sa issue na yan? Ako ngayon nabahala, may nabasa rin ako news report na even yung Mutual Defense Treaty ay ininterpret ng isang so-called expert na puti din, na westerner na dinikit niya sa Taiwan. I mean, malayo na po yun. Ang agreement natin sa Amerika, when we are attacked, when the US is attacked from the Pacific side, when the Philippines is attacked from the Pacific side, magtutulungan tayo. Not when Taiwan is attacked. Ang layo na nun. Pero nung nakita ko na gano'n ang interpretation, ay ako po yung nababahala na rin. At medyo ano na po yan, parang mag-isip-isip na rin po tayo. Kasi sometimes may mga developments sa world stage, may mga gera o formahan sa world stage na hindi naman siguro dapat tayo kasali na doon. Mm-hmm. Okay. Partner? Yeah, salamat and, Senator Coco, ha. Bago ko magwakas, congratulations kay Carmina. Tama ba 'tong narinig ko? You're a Marshall McLuhan Fellow for Excellence in Journalism. So, congratulations, keep up the good work, Carmina. Salamat po. Really appreciate salamat it. Salamat din po. Take care. Salamat po.